Dahil kami ngayon ni OBR papunta ng Pangasinan sa Maydaang Kalikasan. Pero mag-late lunch muna kami doon sa Agkapita. Short ride lang yung pupunta namin ngayon, mga around 100 kilometers. Last time nung pumunta kasi kami doon, hindi kami tumuloy doon sa may taas sa bundok. Ngayon pupuntahan na namin. Ang ruta pala namin papunta doon is dito sa mga New Clark City. Tapos ang tagus namin ay San Jose, Moriones, tapos Camiling ang labas. Tapos dire-diretso na yan ang Pangasinan. Ngayon, hindi tayo sa Clark, medyo mahigpit dito sa mga rules na kalsada. Agaya niyan, yung speed limit 60 km/h. Yung last vlog ko kasi, nagbabanggit ako doon ng mga road strategies na ginagawa ako. Para at least kung halimbawa bago pa lang kayo nagmumotor, meron kayong matututunan. Tapos doon naman sa mga marurunong na alam na yung mga ginagawa ko, para lang kumbaga parang refresher. Para syempre lahat tayo maging safe sa daan. Giveaway, pasok tayo ng rotonda. Ayan, may inakauna sa atin. Syempre pala na tayo, giveaway nakalagay. Punayan natin siya. Tapos pasok tayo ng rotonda. Tapos kakanan tayo, ayan, signal tayo syempre ng pakanan. Motorcycle lane dito is nandito lang sa kanan. Pero halimbawa magle left turn ka, pwede ka naman dun syempre. Broken lines, kaliwa tayo. Ayan, sumignal akong kaliwa kasi pakaliwa tayo. Pwede kang mag-change lane dyan as long as hindi ka dito, ayan, yung approaching na yan, yung solid line na yan. Pagkimbawa, andun ka tas yung pala gusto mong kumaliwa. Bawal ka lang lumusot dyan. Swerving na ang tawag doon. Rotonda ulit tayo. Tapos ito yung papuntang nyo sa Cobia Bridge. Tapos ito yung papuntang airport. Pag dinaretso mo naman to, palabas ka ng Mabalacat Gate. Ayan, pero tayo, doon tayo sa kabilang side kasi tayo ng new sa Cobia Bridge. Na nag-giveaway sila kasi nauna tayo sa rotonda. Ito na yung new sa Cobia Bridge. Kasi ito, pagpapunta kayo ng expressway. Yan. Nung sarado pa kasi ito, doon kami dumadaan sa kabilang bridge. Ayan, no? Tapos ang lusot namin doon sa may kabilang bridge ng Banban din yun. Pero highway na, MacArthur Highway. Ito ngayon, dire-diretso na to, New Clark City. Pwede ka nang lumusot na kung saan saan sa looban ng Kapas Tarlac. Sarap bumiyahe dito kasi wala ka halos kasabay. Yung mga pila nila, isa, dalawang sakyan, ganoon. Itong part na to, parang mga kalahati yata. Medyo lubak-lubak yung kalsada, hindi siya ganun ka-smooth. Pero yung other half niya, sobrang smooth na ng kalsada, kaya mas may enjoy nyo doon. Dito, medyo chill-chill lang kasi nga, medyo bouncy yung daan. Kanya ba yung view dito? Solid dito. Kaya favorite namin dumadaan dito eh. Update ko na rin pala kayo dun sa kinabit natin na Labo clutch shoe na stock material. Yan, okay siya. Kagagaling lang namin last week sa Maligo, Pangasinan naman. Yan, medyo malayo-layo yun. Tapos bankingan. Yan, mahaba-haba yung biyahe namin doon. Okay naman yung clutch shoe. Hanggang ngayon wala pa rin siyang dragging. Unlike nga dati nung nagpapalit ako ng nakagroove na bell. Parang may dragging siya sa una. Parang pumapakat pa. Ito talaga wala. As in, walang dragging akong naramdaman. Kahit nung pauwi na kami or nung malapit na kami sa pupuntahan, mainit yung panahon, never siya nag-drag. Wala akong naramdaman na gano'n. Hanggang ngayon, yan, hindi ko pa nabubuksan ulit to. So siguro pag uwi namin, galing ngayon sa ride dito, pwede ko nang i-open yung CVT para ma-check na natin yung condition. Hindi lang nung lining, pati yung mga ibang piyesa na kinabit natin, yung speed tuner na bola, yan, yung mga washer, yung mga nut, para ma-check natin din after almost 1,000 kilometers. Ito na rin pala yung other half na sinasabi ko. Ito na yun. Sobrang smooth na ng daan. Or parang yung parang may kapraso pa dun sa dulo na medyo lubak-lubak din. Pero dito smooth talaga. Stretching tayo ng konti ng CVT para madaan ang lahat ng surfaces. Rumble strips, downhill dito eh, kaya nakaka-stretching. Pagka ganyan na may mga rumble strips kayo nakikita, syempre malapit na yan sa intersection pag may ganyan. Menor na agad pagka may nakita kayo yan. Kasi ito, intersection, meron dyan malamang na pedestrian, crossing, syempre minor. Tapos sundan natin yung mga arrows. Kung pakaliwa ka, doon ka syempre. Tapos huwag kang papasok ng solid line pagka approaching na intersection kasi nga swerving yan. Doon ka sa broken line. Tingin sa kaliwa. Tapos kanan. Pero yun yung New Clark City Aquatic Center. Pag exit pala kayo ng gate, pag motor, ito, laging sa kanan. Ang dadaanan natin ay yung parang barrio dito. Ito, so may petron. Liko tayo.
Gaganito naman na medyo masisikip na kalsada. Ayan, syempre, babagalan lang natin ang takbo. 30 to 40, 50, ganyan, depende. Tapos tingin lagi sa mga kanto, ayan, no? Yung mga pumapasok kasi mga sasakyan. Tapos ang position ko lagi dito. Para kita ko yung mga kanto, kumbaga mas malawak yung peripheral vision. Ayan, kanto, tingin muna sa kaliwa, tapos sa kanan. Kaliwa kasi yung unang malapit na pwedeng may parating na sasakyan. Banking tayo ng konti dito. Ito yung papunta ng San Jose Tarlac. Solid yellow line, dawal kang mag-overtake. Pwede kang mag-cross. Solid white line, pwede kang mag-overtake. Pero highly discouraged. Magkapatong na yellow at white. Dito, bawal tayong mag-overtake. Pero pagdating dito, pag nasa iyo yung white, pwede kang mag-overtake. Kasi kita mo na. Pacing, banking tayo ng konti. Honest na kami, bilis lang. Stopover muna kami ni Javier dito, medyo gutom na rin kasi kami. Bumili kami ng buy one take one na burger ito sa Bonti. Ayun lang yung arko ng Moriones. Hello. Biyahin na ulit kami ni OBR, naibsa na ang gutom. Sakto. Yan. Kaya magdedepende pagdating namin doon kung mauna kaming kumain doon sa Agkapita or punta muna kami doon sa taas, sa view deck ng Daang Kalikasan. No blowing of horns. Bawal daw magbusina na malakas dito. Daan, papuntang Monasterio de Tarlac. Kanan tayo dito, signal ng kanan. May mga naliligo sa mga ilog dito. Yan, ganda na ilog. At doon sa kabila, parang may mga cottage doon eh. Yan, parang may mga kubo. Kaliwa naman tayo, signal tayo ng kaliwa. Yan palang kanan na yan, dyan yung daan papunta ng Tarlac Circuit Hill. Noong nakaraan kasi galing ako dyan, in-invite ako ni Kier. Malayo-layo pa ng konti yung Tarlac Circuit Hill dito. Tapos ito yung daan papunta ng Kamiling. Pakita ko sa inyo yung mga likuan para kung sakaling dadaan kayo dito, hindi kayo malilito sa mga liko. Early warning signs. Yan. Roadwork 100 meters ahead. Yan, may arrow. Tiraw tayo. Tapos ligo na tayo dito sa kanan. Check kaliwa, walang parating. Pasok sa kanan. Keep distance. Yan ang position kapag bawagan yan. Dito ka lagi. Kaya meron kang escape route. Kasi yan, may truck din sa likod natin. Kasi pag sa gitna ka pumuesto, pag nawalan ng preno yung truck sa likod, matitibon ka. Maipit ka. Kaya dito ka lagi, so pwede kang makaswerve. Yan, lumipat naman ako dito sa kabila. Para din yung peripheral vision. Yan, kitang kita ko yung harapan. Tapos may escape route ako kung sakali na dumare-daratsa itong truck sa likod. Pwede akong sumwerb dito. Parang iwas na akong ganyan. Ayan, baka ganyan. Oh, di ba? Makakawala tayo. Hindi tayo mababangga. Randa Brew Cafe. Kumain na kami dito. Masarap dyan ang food. Ganayin ko nun yung Bicol Express na nasa bowl siya. Sarap ng lasa. Try nyo dyan kumain. Ligo tayo ng kaliwa. Grabe yung view dito. Ang ganda. Solid. Seven Hills. Ito yata yung Seven Hills na tinatawag eh. Oh, pitong bayog, may nakalagay doon ang Argo mamaya. Pitong bayog. Tinan nyo yung view. Ang ganda dito. Ililiguan pa dito ng isa eh. Tapos doon na sa papunta ang Kamiling na. Yung parang bayan doon. Kanan. Tapos dito kakakyat tayo. Pag doon kasi medyo parang palengke. Ito, same lang naman ang labas. Doon din. Pero hindi ka nadadaan sa mga traffic dito. Ito, kanan. Yan, tapos kanan ulit tayo dito. Yan, yun sa baba, yung pababa yung sandaan kanina. Yung mga palengke, yung mga crossing, tindahan. Ito, dire-diretso na lang to. Tapos labas na tayo ng Kamiling na. Ito na yung main highway. Ang pala tandaan nyo dito kung baka galing kayo doon. Franks and Burgers. Situational awareness. Dapat aware kayo lagi sa paligid. Kung ipapasok ba sa sakyan, kung may tatawid ng mga aso, ganyan. Kung may sumisignal, kung may umiilaw na brake lights, ibig sabihin na may mareno. May tao, tatawid, na hindi naman siya abot. Kaya diretso lang tayo. Tapos tingin lagi side mirror. Tingnan nyo lagi kung may kasunod kayo or kung may sasakyan ba sa likod nyo. Pacing natin tong kotse. Kaya natin sabayan ng pacing. Basta safe following distance lang. Depende sa speed yung following distance. Kung ilang cars apart ang space na ibibigay mo. Para pag nag-sudden brake siya, makapreno ka pa rin. Gaganto na medyo maluluwag tapos main highway. Ang pacing ko is 80 to 100. Dito tayo pwesto para kita tayo side mirror ng tricycle.
Tapos kung bigla siya kumabig na ganun, may space pa tayo para mag-swerve. May iwasan natin. So may signal yung tricycle, ayan. Kakaliwa siya, so di tayo papuesto. Para pagliko niya, madali tayong makakadiretso. Pero mukhang nakalimutan lang niyang patayin yung signal lights niya. So signal tayo, shoulder check, change lane. Pagbabalik, ganun ulit, signal, shoulder check, tingin side mirror, slipat ng lane. Peripheral vision, dito tayo, para kita natin yung harap. Para mas aware tayo sa mga sakyan sa harap, para mas kita natin kung ano nangyayari dun sa harap. Umilaw yung brake lights, yan, nagme-menor, syempre, preno tayo. Kung nakapatong din yung dalawang daliri ko sa preno, laging nakaredy. Para naging habit ko na rin to eh. Yan. Pakaliwa na kami dito sa may tulay. Yan, signal na tayo ng kaliwa. Ano, Alaminos, paalaminos tayo. Pagpadiretso, pabayambang. Sa kabila, ipapaniki, tarlak. Sa tulay, double solid yellow line, so huwag ka mag-overtake. So pila lang tayo dito, tapos pwesto tayo. So may escape route, tsaka yung maximized yung vision natin or kitang-kita natin yung nasa harapan ng mga sasakyan. Ito, kanan tayo dito kasi one way. Do not enter 7 a.m. to 7 p.m. Tapos kaliwa naman dito, pinagbigyan tayo. Huwag ka ganun, thank you tayo pag nagbibigay. Last liko, tapos dire-diretso na. Ayun yung pagpabalik ka. Yan kasi nga one way dun sa kabila. Nasa less than 30 kilometers na lang yata kami. Makapacing na tayo ng maganda dito. Maluwag na kalsada rito eh. Pag-aspala muna kami. Yan, sea oil. Para pagkakit natin ang bundok, siguradong may gasolina tayo. Was 300 yung 95 octane po. Clear naman. Diretso na tayo. Ito yung papunta na ng San Clemente to eh. Parang boundary yung arco dito. Tara tayo ng konti. Ang luwag eh. Nalobot yung camera ko, nagpulit muna ang battery. Dito na kami sa boundary ng Pangasinan at Tarlac. Yan na ulit tayo. Pedestrian, slow down. School zone ito. Ayan. Overtake tayo dito sa tricycle. So sa safe overtaking naman, make sure na clear yung harap. Tapos signal tayo ng kaliwa. Tingin side mirror, wala. Shoulder check, wala. Para sa blind spot. Overtake, busina. Tapos pag malayo-layo na, balik na sa linya. Mukhang mabilis ng dalawang to, pacingan na lang natin sila. Yan, maganda yung sumasabay kayo sa flow ng traffic para hindi naiipit yung mga nasa likod nyo kung sakali. Halimbawa, yung tricycle, medyo mabagal takbo niya. So supposedly, pag mabagal ka, dito ka lang sa gilid. Although minsan, di mo sila masisay kasi ang daming obstruction sa gilid eh. Maraming nakapark, ganyan. Pero ako pagka ganun, mabagal lang ang pacing ko. Halimbawa, may sakyan sa likod ko, pinapauna ko na. Kung may obstruction man dito, at least gumigilid ako ng konti para mas maalwan yung overtake nila sa akin. Lane positioning, ang ganda ng position natin yun. Kitang-kita yung harap po. Nandito na kami sa bayan ng mga tarem. Last bayan na to, tapos konti na lang liliguan na kami sa kaliwa. Doon na yung pakyat ng bundok. Kapag single solid yellow line, pwede ka lang mag-cross pero bawal ka mag-overtake. Ayan o, halimbawa punta ka doon, pwede ka dyan mag-cross. Ito na, liliguan na kami. Signal tayo ng pakaliwa. Ito na yung papuntang daang kalikasan. Ito yung The Viral Coffee Shop, yung kakainan namin. Pero mamaya na lang. Diretso na muna kami doon, tapos mamaya na lang kami kakain dito. Unahin na namin doon sa may bundok. Nasa 10 kilometers yung pakyat. Road closed. Check natin. Road closed na kalagay. Hindi po pwedeng pumunta doon. Oh, sarado. Okay, bad news. Sarado na pala yun. Yung daan doon. Hindi ka lang kung bakit. Siguro may dahilan sila. Parang nabalitan ako nung kasi parang maraming na aksidente yata. Tapos may dami nag-iiwan ng kalat. Yun ang pagkakatanda ko dati. Goal na lang natin ngayon is kumain ng tanghalian. Late lunch, alas dos. Pero okay lang naman kasi tinry lang naman namin talaga na pumunta doon kung pwede. Pero ang gusto talaga namin gawin ni OBR is mag-ride lang. Tapos kumain, syempre, pagkagutom na. Ito yung entrance na sa bukid, sa gitna ng bukid. Ang last time nagmunta kami dito, wala pang tubig dito sa palayan eh. So, nakapasok yung motor sa ADB hanggang dun sa loob. Ngayon may tubig kaya dun lang tayo sa labas magpapark. No smoking or vaping. Bigyan tayo ng sticker dito.
Kita niya ba yan? Ayun na. Merong buwan. Mag-alas 4, may buwan na agad doon. And diretso na kami nito. Nag-picture lang kami dito. Pinicture namin sa UDB. Ganda ng view eh. Honda 8th Street. Babayag kapita. Nakausap ko pala kanina yung crew nila doon. Tinanong ko kung bakit sarado yung daan doon. Sabi niya kasi daw madami daw na aksidente. Sobrang dami daw. Sobrang tarik daw ng daan. Tapos yun nga wala pang mga railings. Kaya actually may namatay na nga yata. Parang nabalitan ko din yung dati yung nagbabike na nahulog doon. Kasi sinara na nila. Delegado raw kasi talaga. Ayusin pa. Ngayon pagka nag-open na yan, nabalitaan namin na nag-open na. Saka namin balikan ni OBR para makita natin yung lugar. Di pa kami nakapunta doon eh. Diretso na kami ng Pampanga nito. Bye bye! Takasan mo, hindi ka narinig. Bye!